Siya ang isa sa pinakahalimaw dumakdak noong 80s hanggang 90s era. Walang kinatatakutan ng mamang ito, mga idol, madiin at talagang harapang dinadakdakan ng kanyang mga kalaban. Kaya hanggang slam dunk contest ay dinala niya ang kanyang husay sa pagdakdak. Dahil dalawang beses lang naman niyang nakuha ang NBA slam dunk champion noon. Well, siya ang pinakapopular na superstar noon ng Atlanta Hawks at talaga namang hindi maikakaila ang king husay ng mamang ito noon sa liga ng NBA. Well, gaano nga ba kalakas maglaro sa kanyang prime noon ang mamang ito? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 9-time NBA All-Star, 1-time NBA scoring champion at 2-time NBA slam dunk champion. Walang iba kung hindi ang 6'8 small forward na si Dominic Wilkins. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1982 NBA draft nang pumasok si Dominic Wilkins sa liga ng NBA. Siya ay 3rd overall pick na pinili noon ng koponan ng Utah Jazz. Ngunit hindi nagkasundo ang koponan ng Jazz at si Wilkins noon dahil gusto siyang palaruin noon bilang power forward na kung saan hindi naman ito nagustuhan ni Wilkins. Kaya dahil dito siya ay trinade nga noon ng koponan ng Jazz papuntang Atlanta Hawks. Well, sa kanyang rookie season ay binigyan agad ng pwesto si Wilkins sa koponan. Siya ay ginawang starting small forward. Well, buong 82 games ang nailaro ni Wilkins noon, mga idol, na umaverage sa kanyang rookie season ng 17.5 points at 5.8 rebounds per game. Bagamat maganda ang nailaro niya, mga idol, ay hindi pa rin ito nakasama sa Rookie of the Year voting, pero kahit papano naman siya ay nakasama noon sa NBA All-Rookie First Team. Sa kanyang sophomore season lang ay masasabi natin na ito na agad ang simula ng kanyang prime. Dahil sa season ito ay tumalo na agad ang kanyang stats sa almost 22 points per game with 7.2 rebounds per game. Mamaw na performance agad ang kanyang naipakita sa koponan, mga idol. Kaya turing agad sa kanya ay siya nang superstar ng kanilang koponan. Dahil siya na din ang siyang naging primary offensive player sa Atlanta noon. Well, sa kanyang first 2 seasons sa liga ay nakakapasok naman sila sa playoffs. Yun nga lang ay hanggang round 1 lang ang kanilang inaabot. Well, wala talagang nakakatulong si Dominic Wilkins noon sa koponan, mga idol, lalo na pagdating sa opensa. Buhat na buhat niya ang koponan ng Atlanta Hawks. Sa kanyang pangatlong season pa nga, 1984-85, ay umabridge pa siya dito ng 27 points per game sa season na ito. Pero hindi pa rin sumapat, mga idol. Ang worst pa ay hindi pa sila nakapag-qualify noon sa playoffs. Kaya bumawi na lang ito nang siya ay mahok sa 1985 slam dunk contest at sa pagkakataong ito ay hindi siya nabigo dahil siya ang tinanghal noon na NBA slam dunk champion. 1985-86 season ang isa sa pinakahalimaw na performance nitong si Dominic Wilkins, mga idol. Dahil sa season ito ay buhat na buhat niya ang kanilang koponan. Siya ay umaverage dito ng 30.3 points per game. Siya ang nakakuha noon sa pinakamataas na scoring stat sa liga at siya ang pumangalawa naman noon sa MVP voting kasunod ni Larry Bird. Marami nga ang nagakala noon na siya ang matatanghal na MVP, pero hindi ito nangyari, mga idol, dahil hindi pa rin siya pinalad na makuha ang award na ito. Ngunit ganun pa man ay nakapasok naman sila muli sa playoffs at sa pagkakataong ito nang matanggal na ni Dominic Wilkins ang nakakandadong panikala sa round 1. Dahil sa unang pagkakataon ay nakatawid nga sila noon sa semifinals ng playoffs matapos nilang patawbi ng Detroit Pistons sa round 1. Yun nga lang, pagdating sa semifinals nang makaharap naman nila ang number 1 seed sa East, ang koponan ng Boston Celtics. Well, talaga nga namang masasabi nating pader na koponan ng Boston noon, mga idol, na mahirap talagang gibain. Hindi nakaporma ang Atlanta noon, nakamuntikan pang mawalis sa seri nilang yun. 1987-88 season ang pinakamamaw na performance ni Dominic Wilkins sa kanyang karera. Dahil sa season ito ang kanyang pinakamataas na scoring stats sa kanyang karera, mga idol. Siya ay umabridge dito ng 30.7 points per game. Pumangalawa siya kay Jordan noon na may 35 points per game. Ngunit pagdating sa MVP voting, siya ay pumuesto lang sa pang-anim na pwesto. Kaya no chance, mga idol, na makuha niya dito ang MVP award. Well, hindi man siya pinalad dito ay natawid naman niya muli ang koponan papuntang playoffs. At sa pangatlo pagkakataon ay muli nga silang nakarating noon sa semifinals ng playoffs. Pero mukhang ang semis naman ang naging kalbaryo ng Atlanta noon, mga idol, dahil muli nilang nakaharap sa semis noon ang koponan ng Boston Celtics. At sa pangalawang pagkakataon ay nilaglag silang muli ng Boston sa semifinals ng playoffs. Well, talaga nga namang hindi pinapalad itong si Dominic Wilkins na makatawid man lang sana hanggang Eastern Conference Finals. At dahil wala pa nga itong NBA champion, sa pangalawang pagkakataon naman ng kanyang pagsali dito ay muli niyang nakuha ang NBA slam dunk champion. Talagang fan favorite itong si Wilkins, mga idol, dahil talagang napakadiin na dumakdak nito. Well, kung makikita nyo ang kanyang stats sa 12 seasons niya sa koponan ng Atlanta Hawks ay talaga namang solidong performance ang kanyang naipapakita sa koponan. Masasabi nating wala lang talagang
nakakasamang malakas-lakas na kakampi itong si Wilkins na makakatulong niya sana lalo na pagdating sa opensa. Halos hindi bumababa ito sa 20 points per game mga idol. Ngunit sa 12 season ng kanyang tinagal sa Atlanta Hawks ay talagang hindi pinalad ito na makarating man lang sa Eastern Conference Finals. Well, bagamat walang sinyales ang paghina ng laruan noon ni Dominic Wilkins ay humantong pa rin sa mabigat na desisyon ng pamunuan ng Atlanta mga idol. Dahil sa season ng 1993-94 season ay ang huling kontrata ni Wilkins sa kupunan. At dahil may edad na itong 35 years old at mataas pa din ang halaga ng kanyang kontrata, ay tinabla na siya ng Atlanta Hawks noon at naganap ng mas mura at batang player ang kupunan. Kaya sa kalagitnaan ng 1993-94 season, ang itrade na nga ito ng Atlanta Hawks papuntang Los Angeles Clippers. Well, sa paglisan niya sa Atlanta Hawks, siya ang naging all-time leading scorer ng kupunan with 23,292 points. At sa kanyang 25 games naman na nailaro sa Clippers ay umabridge pa rin ito ng 29.1 points per game. Talagang kahit may edad na siya noon mga idol ay mamaw pa rin ito sa loob ng court at talagang maasahan pa siya ng kupunan. Yun nga lang ay hindi pa din sumapat ang kanyang ambag dahilan na hindi sila makapag-qualify sa playoffs. After ng kanilang pagkatalo ay hindi siya binigyan pa ng kontrata ng Clippers. Naging free agent ito kaya sa 1994-95 season nang makapirma nga siya noon sa kupunan ng Boston Celtics. Sayang at hindi sila nagpang-abot ni Larry Bird mga idol, pero ang kanyang nailaro sa Boston ay ang paghina na ng kanyang laruan dahil bumagsak ang kanyang stat sa 17.8 points per game na kung saan nalaglag pa sila sa round 1 ng Orlando Magic. Pero ganun pa man ay nakapag-uwi naman siya noon ng gintong medalya matapos nilang makuha ang kampiyonato sa 1994 FIBA World Cup. 1995-96 season, bagamat may isang taon pa siyang kontrata sa Boston Celtics ay binayout ito ng Panathinaikos. Isang kupunan sa EuroLeague Basketball, hinugot nila si Dominic Wilkins noon na kung saan binayaran ito ng malaking halaga mga idol. Natulungan naman ni Wilkins noon ang kupunan na makuha ang panalo sa EuroLeague Final Four. Tinanghal siyang Final Four MVP at Cup Final MVP. Ngunit sa kabila nito ay nabigo naman sila na makuha ang Greek League National Championship noon. 1996-97 season na magbalik siya sa liga ng NBA, nakapirma pa siya noon sa kupunan ng San Antonio Spurs. Well, bagamat naging bench role na lang siya sa kupunan ay umabridge pa rin naman ito ng 18.2 points per game. Pero hindi naman sila nakapag-qualify noon sa playoff. Sa sumunod na season, 1997-1998 season, ay muling naglaro overseas si Dominic Wilkins. Ito ay sa Italian Basketball League naman sa kupunan ng Team System Bologna. Sa edad niyang 38 anyos ay umabridge pa din ito ng 17.8 points at 7.3 rebounds per game. At 1998-99 season, ang huling season ni Dominic Wilkins sa liga ng NBA. Nakabalik pa siya noon sa liga at nakapaglaro pa sa kupunan ng Orlando Magic. Yun nga lang, bilang isang bench role na lang mga idol, wala na ang dating explosive at superstar caliber na laruan niya noon na bumagsak sa 5 points per game na lang ang kanyang ambag sa kanyang 27 games played. After ng season na yun ay tuluyan na nga siyang nagretiro sa liga ng NBA. Tumagal ng 15 seasons ang kanyang nailaro sa liga ng NBA at sa edad niyang 39 years old nung official na nga siyang magretiro. Ang masaklap mga idol ay natapos ang kanyang karera ay ni hindi ito nakaranas man lang ng kampiyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Dominic Wilkins sa liga ng NBA?